Senator, pwede po namin mahingi yung reaction niya sa Pulse Asia survey na ang rating ni po dun is 8 and 0 po kayo sa NPR down. Sino kaya maniwala? Dapat tinanong nila yung ano, baka yung mga mayayaman lang tinanong nila. Hindi nila tinanong yung mga mahihirap na tao. Basta kumpiyansa pa rin ako na ang mga mahihirap na tao ay nagsama-sama ngayon para magkaroon ng sila ng importansya at umulad ang kanilang pamumuhay. So hindi po kayo bothered or alarmed sa survey results? Hindi. Kasi for the longest time naman, ilang dekada na, dalawang dekada na lumipas, hindi naman nasusunod yung survey. So kahit siruhin pa nila ako, Luzon, Visayas, in Mindanao. Hindi pa rin ako matitinag. Mind conditioning sa taong bayan. Pero alam ko yung tao ay ang kailangan nila yung tunay na pagbabago. Sir, kahit na doon pa rin sa survey nakalagay, yung Visayas and Mindanao na dapat stronghold, 15-16% lang, and then yung DNP, 8% and 15% lang yung nare-release to doon. Hindi talaga ito kapanipaniwala sa inyo? Hindi. Bilang ko yung mga supporters ko sa pangampanya namin, itong machinery namin. At makikita na lang nila yung resulta pagdating ng election. Ano yung feedback na nakukuha nyo? Kasi meron kayong internal survey sa feedback. Oo, mayroon. Malayo doon sa survey nila. Kumbaga, kasi hindi lamang ang mga mayaman tatanungin natin. Dapat yung mga mahihirap ang tinatanong, yung DE class, kasi sila ang nangangailangan ng tulong. Sila ang naiiwan. At sila ang pinakamarami dahil ang DE class nasa 46 to 48 million yan. Ang E nasa mga 9 to 10 million. So kung tatanungin mo, kung tanungin mo yan sila lahat, eh baka ang EBC lang ang natatanong. Hindi mo natanong yung mga DE class, magkakaroon talaga ng ganyang resulta. Sir, meron pang isa, yung... Unang-una, i-explain ko lang mabuti. Yung magpakita sila ng survey for the past 2 decades na lumipas sa eleksyon natin, na ang survey na tumama, na yung nag-number one nanalo. Kahit nung ilang mga election na lumipas, ang nag-number one, either si Maruhas or si Grispo, ang number one hanggang May, and then landslide pa pagkapanalo ni Duterte. So yan, kasi kung sino yung sinusuportahan, alalahanin natin, kung sino yung sinusuportahan ng DE class, yun ang nananalo. Kasi mas marami ang DE class dahil yun ang nangailangan ng tulong. Sir, paano nyo rin palalakasin pa yung acceptance sa inyo ng mga botante sa mga susunod na araw? Andun kasi yung perception na parang dahil sa nagkakaroon ng maraming cancellation, yung mga sorties ninyo, may mga nabibitin, may mga hindi kayo napupuntahan, and mahigit isang buwan na lang, halos, election na. Wala naman tayong problema dahil sa dami nga nang nag-request ng lugar, kung pwede lang sana marami si Manny Pacquiao, pwedeng sabay-sabay puntahan. Kaso lang, iisa lang ang katawan ko, kaya hindi ko as much as possible, gusto kong puntahan lahat ng mga lugar na nag-request sa akin na pumunta. Basta may time pa. Yun ang ano ko, kasi ang iba yung pangampanya kasi natin, hindi yung i-gather lahat ng mga sa isang probinsya and then makinig sila. Eh siyempre yung mga mahihirap, hindi sila makapunta dahil mahirap nga yan, walang pamasahe, pagkain. So ang style ng kampanya natin doon tayo sa barangay.
sumusuot tayo doon sa mga mahihirap, sa mga barangay, dahil yun ang priority natin pagdating ng panahon, na sila una ang tutulungan natin. Sir, speaking of survey, kanina si Senator Drilon sa Head Start, sinabi niya na dapat daw yung mga candidates, presidential candidates na hindi naman nagdo-double figure sa survey or mababa lagi sa survey, mag-back out na lang para mas makonsolidate ng mga nag-challenge sa Duterte administration yung scores, yung support ng tao. What can you say about that? Nakatingin lang kasi sila doon sa mga tinatanong. Ilan lang yung tinatanong? 2,000 mahigit, 3,000 ay ang botante, 67 million. At hindi na itanong yung natanong yung DE class. Ang sinasabi ko na mas marami, majority, kahit na dublihin mo pa yung EBC class. Hindi yan yung mga lahat doon sa D class. So ang akin lamang ay dapat titingnan din nila yung sino-sino suportahan ng DE class. Senator, eventually po ba nakikita niyo mag-pick up din yung survey results niyo habang papalapit yung election at dumadami yung napupuntaan yung mga lugar? Pick up din yan, pero alam mo, sa totoo lang, lagi-lagi namang surprise ang resulta ng eleksyon natin. Yun ang paniniwala ko, na itong pagkakataong ito, ang DE class, ang mga mahirap na tao, magsama-sama para ipakita, ipamukha doon sa mga EBC na minamind conditioning nila yung tao. Sir, nung Friday, habang nag-speech kayo dito sa Liga, very evident na hindi ganun ka-warm yung kuha mong response sa audience nyo, lalo na pagdating sa pawirin na issue on corruption, pagpapulong nyo sa mga corrupt government officials. Anong tingin nyo doon, considering na yung mga kausap nyo, heads ng barangays? Alam mo kasi, kung hindi tayo tapat, hindi tayo boldly na sugpuin yung corruption, dahil yan ang pinaka cancer ng bansa natin, dahilan bakit naghihirap ang bansa natin at naghihirap ang mga Pilipino, mga kababayan natin, magiging trapo tayo. Iba kasi akong nagsiservisyo. Ayaw ko yung ihalo nyo ako doon sa mga trapo ng mga politiko. Gusto ko maging totoo, kinakausap ko ng heart to heart ang mga tao. Hindi ako magigipagplastika na sasang-ayon ako doon sa mga gusto nila. Basta masama, para sa akin masama yan. So bali wala sa inyo kung medyo parang malamya, matamlay yung nagiging reaction ng iba? Sabi na iba, baka nakakasagasa kayo. Nung pumunta naman ako dito, hindi naman ganun. Dahil, in fact, isang oras nga ako bago nakarating sa stage. Ganun, isang oras, pag galing sa pintuan, papunta sa stage, isang oras, hindi pa ba warm yun? I don't think so. The speech, sir. May mga pumalakpak naman. Doon sa ibang mga yung sinasabi ko mga programa natin, maaring masakit yung mga sinasabi ko about sa corruption, pero yun ang totoo. Alam mo, sa totoo lang, hindi maging mabuti ang isang anak kung hindi mo papaluin, hindi mo disiplinahin. Kaya kailangan disiplinahin mo ng mga salita, na kailangan supuin natin yung corruption. Pag ganito palagi, taong bayan ang kawawa, lalo maghirap. Believe me, 100% yan. Sinasabi ko sa inyo na hanggat hindi nasugpo ang corruption dito sa Pilipinas, hanggat walang lumalaban against corruption, wag na wag tayong mag-expect ng kaunlaran ng ating bansa. Wag na wag tayong mag-expect na magkaroon ng recovery ang ating bansa. That's impossible.
I have a question din po. Sa tingin niyo po ba dapat maging cause of concern yung pagtatsapoy ng mga NPA members as claims po ng mga Senator Ping Lacson and dating leader of CPP-NPA sa mga Sonis? Knowing po na nangyari na rin Plaza Famine na Plaza Miranda Famine. Alam mo, wala naman siguro ang gagawa ng kababalagang kaguluhan kung hindi yan nagugutom, no? Hindi ko naman sila, no? Pero ngayon, sinasabi ko sa kanila, eh ang taong bahay din maapektuhan, nakikiusap din man ako sa kanila na i-consider nila yung buhay ng mga simpleng mamamayan kung gagawa sila ng ng mga kasamaan, lalo na sa eleksyon na ito. At higit sa lahat, yung mga pag-isipan natin mabuti. Ito yung laban natin ng bawat Pilipino. Kung ano yung hangad natin ng pagbabago, suportahan ninyo si Manny Pacquiao. Dahil ito ay wala akong pinipili. Wala akong pinipiling na tutulungan basta ikaw ay Pilipino, tutulong tayo. Na gusto kong umulad ang bawat pamilya, umulad ang pamumuhay ng bawat isa. Yes, sir. Po, pinaniniwalaan niyo ba yun? Yung red tagging nila Lacson? Red tagging, hindi ko masyadong kabisado yung mga ebidensya na hawak nila. Hindi naman natin inaalam yung ebidensya na hawak nila. So, mahirap mag-comment din ng hindi mo alam yung mga ebidensya. Sir, habol akong dalawang question po. Sir, yung nangyaring gera po, unti-unti nag-e-escalate po. Kung sakali po bang maupo kayo, may plano po ba kayong unang gagawin sa hanay po ng armed forces po? Abay, palakasin, unti-unti din palakasin yung armed forces natin. Hindi lamang armed forces natin, mga pulisan natin. Lahat tayo, kailangan maghanda. Kailangan maghanda tayo dahil ayaw na, ang Pilipino kasi asa ka na maghanda pagka nandiyan na. Yun ang pinakamaling ginagawa. Kasi ako, atleta kasi ako, hindi ka pwedeng lumaban agad pagdating na ng laban. Saka ka mag-insayo pag nandiyan yung laban. Hindi ganun. Ang lahat ng bagay dito dapat may preparation tayo. Katulad ng madalas pag-ulan sa bansa natin, preparasyon ka agad. Kahit na pag walang ulan, preparasyon na natin kaagad yan. Katulad ng kaguluhan na yan, dapat noon pa nag-prepare na tayo. Yung shortage ng fuel natin, lahat malangit. Dapat noon pa nag-prepare na tayo yan. Katulad ng sinasabi ko na dapat nag-import ng fuel at ilagay natin reserve natin, yun yung reserve natin. Kasi yung ibang bansa, kung makikita mo yung bansa, in times of prosperity, yung walang calamity na dumarating, nag-imbak lang sila, nag-imbak. Sa pagdating ng mga calamity na ganyan, crisis na ganyan, mayroon silang nagagamit. Hindi sila nabubulaga. Kumbaga, hindi sila nahihirapan. Tayo, saka lang pag nandiyan na, saka tayo mag-action. Yun ang pinaka-problema talaga ng ating bansa. Senator, dun po sa sinasabi nila na dapat ibalik yung mandatory ROTC, ano po ang stand niyo po dun? Alam mo kasi yung mandatory ROTC, okay ako dyan. Basta wag lang maabuso. Okay ako dyan, wag lang maabuso. Kasi alam mo kasi, ang training kasi, isa yung magtuturo ng disiplina and self-control sa bawat isa. Kailangan ang bawat isa magkaroon ng training para magkaroon ng matutunan yung disiplina sa sarili niya. Okay. Thank you, sir.